bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga boss. No. Hindi naman ho natin sinasabi na peke kaagad yung ambush na nangyari kay Kim Chu. Pero marami hong angulo kasi yan eh. Una, sinasabi nila, bakit, di ba sinabi ni Kim Chu na gigising lang niya, natutulog siya nung inambush siya, pero ang bilis niyang bilangin yung bala. Una, yun yung tinatanong ng iba. Pangalawa, bakit nabanggit pa na yung basyo ay nasa loob ng kung may tanimbala pala sa airport, may tanimbala din ata dun sa loob ng ano, ng tanimbala van. Oo, dun sa loob ng van. Kasi supposedly, pag sinabi mong basyo, dapat nandun yan katabi dun sa bumarel. Kasi ito yung barel, tatalsik yung basyo, yung bala yung papasok sa loob. So, yan o yung isa pang iniisip ng iba. At pangatlo, nakausap ko nga yung iba eh. Kung iba kong mga kagaya, sabi ko, kayo ba kunwari na-ambush? Papasok pa ba kayo sa show? Eh kung magagalit ako, papasok pa kayo. Siyempre, sasabihin nila, kahit gusto namin, hindi na kami makakapasok sahil sa sobrang shock eh. Ewan ko ba, sinong taong hindi masasak na in-ambush? Kahit siguro malakas ang pananampalataya nun eh, medyo masasak ka pa rin kahit papaano. Hindi mo maiisip pumasok. Diba? So, yun yung tinatanong ng iba, bakit niya na agad naisip pumasok. Tapos, prepared na lahat ng press con, ang bilis ka agad, pati mga executive na ABS-CBN. So, medyo, yung iba napapaisip talaga, ano ba klaseng ano ito? Tsaka tingnan mo, pansinin mo, hindi masyadong umiipin ka mga kapulisan. Hindi ko alam kung dahil ba meron silang naiisip na iba, ayaw na lang nilang magsalita, at baka sila naman ang i-bash. So, yun po. Ito ang caller natin. Tanungin natin si Mr. Nonoy Balister. Hi, Sir Nonoy. Magandang hapon. Magandang hapon. Panat bahay kay good afternoon. Hindi ba ito'y diniscuss ko ng konti kahapon? Na tayo naman ay nagtatanong lang. Common sense ang ginagamit natin. Bakit nung barilin yung van mo sa studio ka dumiretso, hindi ba dapat sa pulis? Para i-report mo yan? Pagdating doon sa studio, doon kayo nagkutakan. Tapos, yung basyo, iba't nasa loob ng kotse. Ibig sabihin, kung naroon yung basyo, yung nagpaputok, nasa loob din ng kotse, bakit walang nasaktan? Diba? Kaya ang daming tanong eh. Kaya ibig sabihin eh, talagang yung mga